alam mo sa isang relasyon kapag hindi na nabibigyan ng atensyon or parang nababaliwala na ang isang partner, lalaki man yan or babae, yan ay mapapraning. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito yung mga dapat mong gawin para ang lalaki ay matatakot na mawala ka at siguradong yan ay maghahabol sa'yo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating aalamin ang mga gawin mo para ang lalaki ay mas maghahabol ng maghahabol sa'yo. Number one, eto yung huwag kang marupok. Ito ang kadalasan na kahinaan ng babae. Yung konting pambobola lang, konting matatamis na pananalita, konting pagsusuyo, wala na, bumigay na. At ayan na ulit, balik ulit sa step one. So huwag kang papayag na sa kanyang mga galawang matinik ng lalaki ay nagiging marupok ka. Medyo pahirapan mo rin siya, okay? Kasi kapag ipinapakita mo na napakadali mong bumigay, ang lalaki, namimihasa yan lalo. Kasi alam niya na kapag ibigyan ka lang ng isang bar ng chocolate, wala na. Huwag kang papayag na sa ganyang mga kunting pambobola ng lalaki ay bumibigay ka na, okay? Iparamdam mo rin sa kanya, ipakita mo na hindi ka easy to get. Ganun yun. Ipakita mo na kaya mong panindigan kahit sa loob ay talagang nagtitiis ka na, di ba? Ganyan. Kasi effective yan para ang lalaki ay medyo mapapaisip kapag alam na niya na, abay, matigas na ito ah. Magtataka yan kung bakit iba na. Hindi ka na yung tulad dati na napakadaling bumigay. Kapag ganyan, ang lalaki makakaramdam yan ng pag-aalala. Kapag napansin niya na ikaw na ay nagbabago, o di ba? Kapag ganyan, ang lalaki lalabas na yung instincts na magpursu ng babae kasi hindi siya papayag na hindi ka bumigay ulit sa kanya. Kaya ang mga ganyang style, mapapahabol talaga ang lalaki sa'yo. Ang mangyayari ngayon, mababalikad naman ang senaryo. Sa halip na ikaw yung napakarupok, hindi, siya naman ngayon ang marupok. Kapag ganyan, ang lalaki, lalong macha-challenge yan. Hindi yan basta bibigay ng ganun-ganun na lang sa mga ipinapakita mo, maghahabol ang lalaki sa'yo. So ayan po, ang number one. Number two, ito yung similar din sa number one. Huwag kang easy to get or magpa-hard to get ka rin. Ah, di ba? Yan, alam mo, ang lalaki, di ba, may instinct yan na talagang manligaw doon sa kanyang gusto or yung natitipuhan na babae. Kaya kapag nagpapa-hard to get ka, yung tipong ipinapakita mo na kahit gustong-gusto mo yung lalaki, medyo kinokontrol mo yan, huwag mong masyadong ipakita. Napatay-napatay ka rin sa kanya. Kasi kapag nakita na yan ng lalaki, oh, magre-relax na naman yan. Kasi alam niya na gustong-gusto mo rin siya. Kaya pigilan mo muna yung mga nararamdaman mo na yan. Huwag kang masyado magpakita na ikaw ay head over heels sa kanya. Okay? Kapag nakikita nila sa'yo na may gusto ka sa kanila pero hindi nila nakikita sa inyong mga galaw, ayan, magpupursige yan para makamit ka. Ganyan ang lalaki. Paminsan-minsan, pigilan mo rin yung sarili mo, okay? Hindi ko naman sinasabi na huwag kang magpakita ng kahit katiting na pag-asa. Siyempre, ipakita mo yung ngumiti ka, at least kinakausap mo siya. Kasi kapag ganun, alam ng lalaki na may pag-asa siya. Pero huwag mong todo bigay. Huwag kang masyadong magharot sa lalaki, okay? Para yung lalaki ang maghahabol at maghahabol sa'yo. Ang mga ganyang bagay kasi, parang laro ng isip yan, ng psychology eh. Kapag yung isa ay nagpapakipot, yung isa naman ay nagpupursigi. Ganun lang yon. So, ayan po. Ang number two. Number three. Huwag kang papaapekto sa kanyang mga love bombing. Oh! Ano ba yung love bombing na yan? Yan yung ginagawa ng mga lalaki na bigla na lang naglalaho. Yung hindi sila nagpaparamdam biglaan ng ilang araw. Tapos, bigla na lang ulit silang nandyan. Oh, yan ang mga ginagawa ng ibang mga lalaki para ma-miss mo sila. Ganun ang ginagawa nila. Kapag pinakita mo na talagang hinahanap mo sila, gumagawa ka ng mga paraan para mahagilap mo siya, eh di mas lalo na siyang natuwa, di ba?
magre-relax palalo yan. Kasi alam niya na ikaw ang magkahagilap, ikaw ang maghahanap sa kanya. Ganun yun, kaya huwag na huwag kang papaapekto. Kapag hindi yan nagparamdam, hayaan mo siya. Ipakita mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Ganun. Kasi hindi rin yan tatagal, hindi rin yan makakatiis at babalik yan. Kaya kapag naramdaman niya na, abay, bakit hindi na ako hinahanap? Hindi na niya ako tinetext? Bakit hindi man lang ako tinatawagan? Oo, di ba? Yan ang reverse psychology yan. So ang mangyayari ngayon, siya na ang mag-aalala. E di baliktad na ngayon ang senaryo. Siya naman ngayon ang pupunta sa'yo. Sa halip na siya ang lumayo, siya na ang lalapit sa'yo para alamin, bakit hindi mo ako tinatawagan? Hindi ka na yata nag-aalala sa akin. O, di ba? Yung mga ganyang mga technique, effective yan. Kaya kapag yung lalaki na yan ay nananadya, nagpapabebe, hayaan mo siya magpabebe kung saan man siya pumunta. Sigurado yan, hahabulin ka na ngayon. Ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung always look your best. Wow. So, alam mo, ito ang trick para mas lalo kang maging confident. Ito yung technique para mas maraming lalaki ang makaka-notice or mapapansin ka ng mas maraming lalaki. Alam mo, kapag ganyan, yung boyfriend mo or yung manliligaw mo or yung partner mo, kapag nakikita niyang ganyan, mag-aalala yan. Or mag-mekos-mekos yung utak nun kasi dyan sa mga ginagawa mo, yung talagang ipinapakita mo na maganda yung kaayusan mo, dress to impress, di ba? Yan. Yung lalaki, mapapaisip yan kasi bakit ngayon? Ang gara-gara mo ng manamit. Bakit ang ganda na ng mga pananamit mo? Yung mga style mo ay ibang-iba na. Oo, di ba? Literal na mag-aalala yung lalaki. Kasi alam niya na maraming competition sa labas. Alam niya na maraming lalaki ang nakatingin sa'yo. So, ang nasa isip niyan, sigurado baka mamaya, liligawan ka ng iba. Yun ang nasa isip noon. Or baka mamaya, may didiskarte sa'yo na iba na mas higit pa sa kanya. Kaya mag-aalala yan. Oo, di ba? Kaya ang gagawin niyan sa'yo, lalo siyang maghahabol ng maghahabol sa'yo ngayon. Siya naman ang patay na patay na ngayon sa'yo. O, di ba? Dahil sa ginawa mong pag-enhance, pag-improve ng inyong physical looks. Nako, effective na effective yan para yung lalaki ay mahook lalo sa'yo. Hindi siya papayag na may ibang lalaki dyan na laging nakatingin sa'yo. O, di ba? Ganyan ang isang technique. So, alam niyo na mga ladies, number 4. Number 5, ito yung mystery. Effective ito para ang lalaki ay hahabulin ka. Kasi nagiging curious yan. Hindi niya nalalaman ang lahat-lahat sa'yo. Kaya gagawa at gagawa yan ng paraan para malaman kung ano ba ang nakatago. Effective yan para yung lalaki ang lalapit at lalapit sa'yo. Parang palay yan eh, di ba? Kapag yung palay ay ginanon mo sa kalsada, abay, tuwang-tuwa yung tandang, di ba? Kakain na lang siya. Pero kapag yung palay ay inilayo mo, pakunti-kunti, susundan at susundan yan ng manok or ng tandang. O, di ba? Siya na ang maghahanap kung saan yung source ng palay na yan. Ganun yun. Ganun din sa panliligaw sa isang relasyon. Ang mga information na hindi kailangang sabihin, keep it to yourself. Kung ano lang yung tinatanong sa'yo, yun lang ang ibigay mo. At minsan, hindi kailangang sagutin lahat-lahat ng mga tanong. Kailangan nag-iiwan ka pa rin ng mga importanteng information, personal information tungkol sa'yo. Hayaan mo siya na malaman niya as time goes by. Okay? So, ayan po, ang number 5. Number 6, eto. Huwag na huwag kang maghabol. Kasi ang lalaki, kapag gustong-gusto mo siya, na mahal mo siya, hindi mo kayang mawala siya, ang lalaki, subconsciously, magre-relax talaga yan. Daanin mo sa mga baliktad na pangyayari. Pigilan mo yung sarili mo, huwag kang maghabol. Tiyak yung lalaki na ngayon ang gagawa ng bagay na yan. Diba? Kasi nakikita niya sa'yo na ikaw naman ngayon ang nakarelax. Ikaw naman ngayon ang hindi nag-e-effort. Ikaw naman ngayon ang parang walang pakialam sa kanya. Diba? Kapag ganyan ang nakikita ng lalaki sa'yo, sigurado yan, mag-aalala yan. At siya naman ang gagawa ng mga bagay-bagay para lumapit sa'yo. At yan ay talagang literal na maghahabol siya sa'yo. So ayan ladies, huwag na huwag kang maghabol. Effective yan para yung lalaki ang gagawa ng mga paraan. Para naman siya ang mag-e-effort. Yung effort ang importante dyan. Kasi kapag nag-e-effort siya, ibig sabihin ay
mahal ka niyan. So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang mga epektibong gawin mo para ang lalaki ay mag-aalala at tiyak yan ay maghahabol sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe!